What's up mga boss? Welcome back to my channel King J Vlog Official. Kakaiba tong araw na to, no? Kasi ang pag-uusapan natin ay ang isang kaibigan natin. Kaibigan ko to si ano, si Alvin. Kasamahan ko to sa sayaw. Nag-post kasi siya ng isang video, nag-live siya. So, bibigyan natin siya ng benefit of a doubt. So, check natin yung video. Anong gusto niyang ipahiwatig o anong gusto niyang iparating? Dalawang beses ko talagang pinanood to. Dahil nga sabi ng mga kaibigan na maraming na may message sa akin na gawan ko daw ng reaction video. Anong masasabi ko, anong ganito. Kasi nga kaibigan ko to. Napano ka na daw, napano na daw tong kaibigan namin. So sarili ko lang tong pananawa. Sana hindi ka ma-offend. Sana hindi ka magalit sa akin. Sana lahat makakaintindi. No, kasi pinag-isipan ko to talaga kung ibigay ako ng komento. So, pagtitimbangin natin yung sitwasyon, no? May maganda ba itong may dudulot or wala? May tama ba or may mali? Okay, so pagtitimbangin natin para fair, no? Para di tayo bias. So, para maintindihan ng lahat, siguro papanoorin natin yung video, no? Magandang putang inang gabi ngayon, no? It's been 4 months, been locked down here in Kuwait. Magandang gabi sa lahat. Pwede lang may book nun. Na walang respeto sa tricycle driver. Ang mamata ng tao. Putang yun na. Please. Duterte. Ikaw din, tulpo. Tang ina. Tinatuloy niyo kaming bayani. Pero, sana, yung bayani na tinutuloy niyo, matulungan niyo sa ngayon. Nakakapuntangin na kasi. Kalahin mo. 4 months kaming lockdown dito, tapos yung iba tinanggal sa trabaho, yung iba inaipong pera ginamit na pambayad ng bahay, tuloy-tuloy yung bayad namin sa bahay sa kinakain, tapos tangina ngayon magbubukas nga ang airlines airport. Napakamahal ng pamasahe. Mahal na pangulo. Tangina. Please, help us. Ang kailangan lang namin, kung makarating man sa inyo to, kahit mag-provide man lang sana ng aeroplano na pwedeng sumundo sa amin, kahit magbayad kami kahit papan ng halaga na pwedeng magastos doon, gagawin namin. Para lang makauwi kami sa Pinas. So, napakaraming Pilipino dito na nawala ng trabaho. Kaya namin magbayad, pero hindi ganun kamahal. Sana makarating ito, tangina sa pangulo, kay Duterte, kay Bongo, sa mga gusto magpasikat na dilawan or anything, tulungan nyo kami. Malaking points to para sa mga OFW. Maraming naiipit na Pilipino dito sa Middle East. Tangina talaga. Karay mo, ang ticket ngayon, pag charter flight, umabot ng 240 KD something. 240 KD, saan namin pupulutin yun? Saan pupulutin ng taong tinanggal sa trabaho? Naipit sa lockdown ng 3 buwan. Saan nila pupulutin yung ganong malaking pera? Tangina.
Talaga. Duterte, turbo. Tangina. Sana makarating sa inyo daw. Tulungan niyo na yung mga kapwa ng Pilipino nandito sa Middle East. Maraming gusto kong buwi. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng perang pang-uwi nila. Kung meron man silang natirang pera, kahit sana, may maayungin sila sa pamilya nila pag-uwi. Sana makarating ito sa gobyerno. Ngayon namin mas kailangan ng tulong. Hindi lang ang mga Pilipino na nasa Pilipinas ang nangangailangan. Kami rin dito sa abroad. Dito sa simpleng tulong na ito, malaking bagay sa amin ito. Hindi namin kayang i-provide yung ganong kalaking halaga. Lalo pat na-lockdown kami ng tatlo or hanggang apat na buwan dito sa Kuwait. Ang hinihiling lang namin, hinihiling ko para sa amin, para sa kanila. Kahit eroplano na lang po na magamit namin pauwi ng Pinas, kahit magbayad kami ng 10,000 o 15,000, walang problem. Hindi ko lang lubos sa... Hindi ko kayang tanggapin na nalakdaw kami ng 3 buwan, 4 na buwan. Tapos kailangan pa namin maglabas ng 30,000 to 40,000 pesos para lang makauwi ng Pilipinas. Diyos ko, sana may pupulutin yun. Diyos ko, sino man na nakapanood na ito, please, pa-share na lang po. Tangina talaga. Duterte, tulpo. Tangina. Please, help us. Ito lang ang may tutulong sa ating mga kababayan. Sana makarating ito kung kanina man. Please. Bongo, please. Alam ko may mabuti kang puso. Tulungan niyo po kami. In God's way, sana makarating ito kung kanina man. Please, share. Share this video para makarating sa gobyerno natin. Kaya tulpo, matulungan na kayo. Kasi marami yung bata na... Ewan ko, marami ng Pilipino dito na hindi na nakakabayan ng upa nila sa bahay. Yung iba, dumiretso na sa embassy. Meron pa akong kakilala, 5 sila. Tinanggal sa trabaho. Ngayon, pinapalayas na sila ng kumpanya nila. Yung isa, gusto ko man tulungan, pero lockdown ang mga bulat, kaya wala akong magawa. Ngayon namin, mas kailangan ng tulong ninyo. Sana makarating ito kung kanino man. Please, share this, guys. Magmamakaawa na ako para sa amin, para sa kanila, para sa lahat. Willing po kami magbayad kahit mag... kanong kaya namin. Basta huwag lang naman po yung grabing ticket na maabot ng almost 25,000 na hindi na namin alam kung saan namin pupulutin yun. Diyos ko, takin talaga. Kung kaya ko lang tulungan lahat ng yun, ginawa ko na. Pero sa ngayon, ito lang ang kaya kong gawin. Please, Lord, guide me. Sana makarating ito kung kanina mo. Hindi lang kami dito sa Kuwait ang nangailangan ng tulong. Mga tao sa Saudi, mga Pilipino, kung gugustuhin na, pauwi na lang sila, umuwi na lang. Kailangan lang namin, ito lang ang kailangan namin sa ngayon. Salamat sa oro, sa akap. Oo, maraming tulong yun. Pero hanggang saan lang ang kayang itulong. Papasalamat ako doon, malaki ang pasalamat ko. But right now, today, this month, please help us.
Kahit hindi na lang para sa akin, para sa nang sa iba. Please. Help us. Share this, guys. Parating sa Pangulo at sa kay Tulpo. Ito lang ang kaya mong gawin. Please. Pero plano lang ang gusto namin. Kami nang bahala kung sakaling may babayaran na. Kaya na yung pagambag-ambagan niya. Pero wag naman sana yung magpo-provide pa kami na bumili ng ticket na nagkakahalaga ng ganong kalaking halaga. Hindi namin kaya. Kaya ng iba, pero paano naman ng iba? Iilan. Kaya ng iilan, paano naman ng iba? Please. Please. Kung ikaw ang kulang mo ito, walang problema. Basta matulungan natin ang bawat isa. Yung mga kailangan ng tulong. Walang problema kahit makulong ako. Yun lang. So, nakita nyo mga boss ang video. Isa lang masasabi ko, Alvin lang malakas! In general mga boss, no, gusto ko lang sabihin ang sitwasyon. No? Halimbawa, ikay nawalan ng trabaho, sinisingil ka pa ng renta ng bahay, kakauntin na lang yung pagkain mo, tapos may anak ka pa nagwala ng gatas, umiiyak na, at naka-lockdown kayo sa isang area, at walang nagsusuporta sa inyo. Ano sa tingin nyo ang maiisip nyong gawin? Sa nakikita ko, may dalawang impact ang bidyong ito eh. May mali, may tama. Doon tayo muna sa mali. Sa tingin ko lang, sariling opinion ko, mali dahil yung stilo ng pag-video niya. Sige, isipin natin hindi siya lasing, no? O kunwari, naglasing-lasingan lang yung action niya. Pero, nandito tayo sa bansang Middle East. Nandito tayo sa Kuwait na kung saan pinagbabawal yan. Pinagbabawal ang alak. Let's say, sabihin natin na hindi siya uminom. Pero may mga ibang lahi kasi manonood niyan eh. So, kahit hindi ka uminom, pero yung action mo ay lasing. So, ang unang judgment talaga ng mga ibang lahi dito ay nakainom ka. Whether mapahama ka, makulong, yun. Pangalawa, maganda yung intention pero nagmumura. Well, sabihin natin na ang Pangulo nagmumura eh. Pero dito, humihingi ka ng tulong eh. Ikaw yung nagre-represent sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Hindi lahat ng oras ay pwede tayong magiging hero, 'di ba? Hindi to ano eh, hindi to movie. Nasa realidad tayo ngayon na kung saan maraming namamatay dahil sa pandemic na 'yan, maraming nawalan ng pamilya. Ang dapat nating gayahin ngayon, ang dapat nating ihalimbawa ay yung mga frontliners. Hindi nga sila umiimik, 'di ba? Hindi nga sila nagre-reklamo. Yun ang sinasabi ko, hindi sa lahat ng oras ay pwede tayong magreklamo. Yung sinasabi niyang kahit eroplano lang, ay hindi ganun kadali. Hindi basta-basta yun dahil kailangan pa yan dumaan sa mga matinding proseso. Baka tayo pang magdala ng virus sa Pilipinas, mas marami pa tayong madadamay, di ba? Kaya nga ni-lockdown yung area para hindi makahawa. Tapos hiling mo pa na kailangan mo ng eroplano para makauwi. Nasa crisis tayong lahat, nasa pandemya tayong lahat. Kailangan natin ngayon ang pag-unawa, kunting tiis dahil ginagawa naman lahat ng gobyerno ng Kuwait, gobyerno ng Pilipinas ang nararapat, ang tamang gawin. Sana ay kung gusto nating tumulong sa ating kapwa ay doon tayo sa tama. Doon tayo sa ano, nararapat, di ba? Kung tayo ay magre-represent sa ating lugar, dapat naman yung kaaya-aya. Sabihin mo naman na, ay, walang pumapansin. Pagkabutihan yung ginagawa mo para sa kapwa mo, huwag mong kalimutan na may Diyos. Kahit di ka pinapansin, ay ang Diyos nakatingin sa'yo. Anong gusto mo? Makita ka ng maraming tao? Pero bash lang ang babalik sa'yo? Or kakaunti lang yung nanonood sa'yo, pero alam ng Diyos ang puso't damdamin mo? Para mabalansi ang lahat, no? Yun nga sinasabi ko, si Alvin lang malakas. Good try, no? Good try. Nakita ko naman yung, ano niya eh, yung sinseridad na tumulong. Nandun yung concern niya sa kababayan natin. Gumawa ng ingay para may pahayag ang sitwasyon doon. Maganda yun, maganda yun. Huwag na lang natin siyang i-bash, no? Huwag na lang natin siyang
sabihan ng masasakit na salita, kundi intindihin na lang natin kasi sino pa bang iintindi sa kapwa natin, di ba? Tayo-tayo lang. Dahil kilala ko yan eh, kaibigan ko yan, mabuting tao yan. Nagkataon lang talaga siguro na ganun ang mga nasabi niya, kaya sinabi ko sa inyo na si Alvin lang malakas.